iyak na naman si Saya. Ano ba yun? Ano ba nangyari rito? Kung bihira na naman itong dalawang to. Bihira. Sayon talaga. Mukhang araw-araw na yan. Bihira. Umagang-umaga eh, no? Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. By the way, magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo yung araw na to. Nako. Araw na mainit uli ang panahon. Which is gusto natin kasi, no? Mapansin nyo, lumalabas-labas yung pawis ko, no? Which is healthy, di ba? Healthy yan eh, pagka lumalabas yung pawis. Yan, so nagtapon ng basura si Malarena. Samantalang tayo dito, mga kainis, ano? Ganyan lang tayo, pakuya-kuya-kuy. Pumasok na ng loob ng, ano, ng bahay si Malarena. Bigla akong nalobat eh. Nandihira. Yan, tapos pinapagalitan ni, ano? Pinapagalitan ni Mahal na rin na si, ano, si Saya. Bakit daw pinapayagan na, na araw-araw siyang inaano ni Sayon. Mabihira. Sayon, kami. Halika dito. Eh, syempre, ganun talaga. Barako si Sayon eh, natural. Ganun talaga, babae, lalaki. Yan, tsaka nakakatuwa lang mga kainags, ano, dahil pagka ganitong ano, panahon, nakikita ko si Mahal na rin na naka, mga naka-duster lang pag summer. Yan, syempre, bihira natin makita yung mga katawan natin, ano yung mga balat natin pagka nakatira tayo dito sa Alberta, Canada. Diba? Nakikita lang natin yung mga balat-balat natin. Ganyan yung mga suot natin, ganyan para tayo nasa Pilipinas, ano? Nasa backyard tayo, nakaganyan lang tayo, nakaupo lang tayo sa may ilalim ng puno. Parang Pinas na Pinas lang, ano? Pati yung init, mga kainags, ano? Pinas na Pinas ang dating, eh. Yan, dito lang ako, tapos ano, minum ng kape, mainit sa mainit ang panahon. Hey! Shhh! Sayang! Shhh! Ingay! Huwag kami ngay! Bihira ka doon. Away. Away pusa. Pero sabi nila, yung mga ganyan daw, naglalaro lang daw yung mga aso na yun, mga kainags. Pero balik tayo doon sa usapan. Yan, yung ganyan. Natutuwa lang ako pag nakikita ko si Mahal na Reyna. Pag lumabas siya rito, naka-duster, naka-short. Ano, di ba? Kasi parang hindi ako, hindi sanay yung mata ko sa mga ganung kasuotan eh, no? Dito sa Alberta, Canada. Sanay ako na balot, sweatshirt, lagi. Yan. Kaya yung ganitong pagkakataon, sinasamantala natin pag summer. Tayo muna tayo. Tingnan natin yung ano. Kanina ko pa tinitingnan itong ano eh. Kanina ko pa tinitingnan itong mga kulitis, mga kainags. So yan, ang kulitis. Yung gugulayan, pwede na naman. Tataba, oh. Tataba, oh. No? Yan, ilalo na ito. Ang taba nito, oh. Naku, sarap gulayan ito. Bukas. Yan pa, oh. Oh? Dami na uli. Samantalang kakapitas lang natin ito noong nakaraan eh. O, tapos yung kamatis natin. Ito yung kamatis natin. Yung bigay ng kapitbahay natin. Ha? Laki na, no? Dinidiligan ko araw-araw ito. Yan, oh. Kulitis. Para may panggulay tayo. Yan. Sarap yan. Sarap gulayan yan. Paborito ko yan. Isa sa mga paborito ko yan. Yung kulitis. Lako, tapunan na pala ng basura. Pero yung basura ko dahil nga meron tayo mga project na ginagawa. Pambilis mapuno. Ambilis mapuno ng basura natin. Ha? Araw-araw tayo nagtatapo ng basura. Tinangay na ng hangin. Ay, nako po. Nako. May nagluto ng pansit kanto ng panganay na prinsesa natin sigurado. Yan, tatapon ko muna to. Ay, meron pa pala ako rito. Ito, kunin ko to. Ito yung hindi, ano eh. Ito yung pinagtabasa natin dito. Yan o, dyan o. Diba, luminis na. Ito yun eh. Pinatuyo ko muna. Tapos tapon na natin dito. Lagay mo natin dito sa ano. Dito. Yan. Dito natin lagay. Ayan. Ayos. Ganun lang. Pinatuyo lang natin para hindi masyadong ano. Para madali isiksik. Ayos. Dali na natin. Kasi kuhaan na ng basura sa mga susunod na araw para hindi tayo mahirapan dalhin doon. Tuesday ang kuhaan ng basura. Ano ngayon? Monday ngayon mga kainags, ano? Hoy! Sira ito. Pati ito, ano natin to, pati ito ihanda na natin dahil makuha, para makuha. Kasi pag hindi nakuha to,
sa kuhaan, sa araw ng kuhaan ng basura, maghihintay na naman tayo ng 2 linggo. Eh, saan pa natin ilalagay yung mga basura natin? Sa mga susunod na araw, eh, puno na to. Bigat. Kasi ito yung mga, dito ko mga pinaglagay, mga pinagtabasa ng mga vinyl planks natin, yung project natin sa ano, sa basement. Kailangan talaga machempohan natin, kaya nilalagay ko yung basura sa backyard doon nang maaga para siguradong makukuha, kasi minsan pag nakalimutan mo, pag dumaan na yung basura, wala na. Either kung itatapon mo kung saan-saan. Yan, sarap oh. Pinas na pinas ang dating. Pati yung kunin ng ibon, no? Pakain ang ibon, no? Okay, ibon yan, no? Ibon. Sarap mahangin, sarap magpahangin dito. Relax na relax. Tapos ano lang yung sounds, may sounds ako rito eh. Gamit ko sa cellphone ko. Cellphone ko yung ano natin, ginagamit ko pang vlog. Tapos yung mga asong gala yan, mga ganyan, no? Mga pusang gala. Hindi, mga asong gala pala. Hindi pala pusa. Ayan, no? Shhh! Hindi na kayo mga to, ha? Coffee muna tayo. Sarap. Ito, handa ako na rin to. Baka maiwanan pa, makalimutan natin bukas. Yan. Lagay ko lang dito. Yan. Tapos sa syempre, double check natin yung ano, yung raspberries. Wow, sigurado may mga hinog na rito, makainag siya, no? Ito hinog na to, no? Yan, no? Wow, ito pa. Kailan parang dapat hugasan natin to, no? Yan pa, no? Oh. Diba? Ayan, oh. Dami na, oh. Bilis mahinog to, eh. Oh? Ayan, oh. Oh. To. Ayan, oh. Dami na, oh. Oh. Dami na natin nakukuha, oh. Top. Top. Toto. Yun, dito marami, oh. Marami, oh. Ay, hindi hilaw pa to. Hilaw pa, yung iba. To. Ayan. To. Ayan, oh. Dami. Ayos. Tara. Tingnan natin yung ano, yung tingnan naman natin yung cherries. Ayan, oh. Sarap. Sarap. Yan. Yung cherries ay mamula-mula na. Tingnan natin dito. Medyo matagal pa to, siguro mga katapusan pa ng August pwede to. Pero namumula-mula na siya, mga kainis, ano? Ayan, oh, ito. Ayan, oh. Oh, di ba? Ito pwede na to, tikman natin to, ayan, oh. Uy, pwede na. Oh, wow. Konti yan pa sila, yan pa lang, oh. At least namumula-mula na. Kikita na natin yung pwede nating pitikin. Mandurugas eh, no? Hindi hira. Ayos. Ayos, maraming prutas dito pagka summer eh. Yung mansanas doon naman. Sa daan lang din. Pag dumadaan tayo, pipitasin natin. Titirahin natin. Pipitikin pala. Masamang bala kayo, no? Yung huling upload nga pala natin, mga kainags, ano, mayroong naiwan na aso sa loob ng sasakyan. Nako, eh, may mga napanood din ako sa YouTube kagabi lang. Ano naman, sa US naman, iniwan naman yung anak nila. Nako, grabe, sambay sa Texas eh. Nag-grocery yung tatay, iniwan yung anak. Nasa loob ng sasakyan, nakasarado yung mga bintana. Mabuti na lang, mayroong isang nagparada sa tabi. Sa tabi nung ano, nung sasakyan. Tapos eh, medyo tinted yung ano, yung tinted yung salamin ng sasakyan. Parang merong napansin yung ano, yung pumaradang sasakyan na may parang may gumagalaw, na parang may maingay, na parang may gumagalaw sa loob kahit na medyo tinted na naaninag niya. So sinilip niya ngayon sa ano, sa bintana. Nakita niya yung batang babae, 5 years old yata. Tapos yung buhok, alam niyo yung buhok na parang
naiinita na, sobrang init, yung nakagano na gulugulo na yung buhok ng bata, na gulugulo, tapos umiiyak yung bata, na parang nagaano ng malalabasan, na gusto nang lumabas. Tapos sinesenya sana lang nung ano nung babae. Are you okay? Are you okay? Sabi niya doon sa bata. Sabi naman nung bata, "No, no." Grabe, nakakaanting ng puso, mga kaayos ano. Tapos tumawag agad ng 911 yung ano, yung nakakita babae. Witness, tumawag ng 911. Maya-maya dumating na yung mga pulis. Binasag uli yung ano, salamin eh, para mabuksan yung pintuan. Tapos sinintay nila yung tatay. Ang tagal pa bago dumating, mga 45 minutes dumating mula nung inaiwan yung bata. Buti na lang 15 minutes nakita yung bata, kasi sabi ng mga investigator, kung inabot ng 30 minutes na naiwan yung bata doon, walang nakakita, wala na, patay na yung bata sigurado. So ngayon ang nangyari, nung dumating yung tatay, kinasuhan yung tatay. Ang kaso ay neglected. Tapos sa dalawa yung kaso niya eh. Neglected, tapos basta, tapos parang child abuse, parang ganun, basta dalawa, kalimutan ko na eh. Yun, kaya kahit na ilang minuto lang, huwag nating iiwanan yung mga aso natin sa loob ng sasakyan, kahit na ano daw, kahit na nakababa yun ng konti yung bintana, kahit na sa malilim pa siya na ano, kahit na sa malilim pa siya ng puno, halimbawa pinarada mo yung sasakyan mo, malilim naman yung sasakyan mo dahil sa puno, tapos nakaroll yung sasakyan mo, eh hindi pa rin daw pwedeng iwanan yung mga bata doon unattended. Bawal. Hindi, bawal naman talaga, mga kaya. So syempre bata yun. Tapos sabi nakalimutan daw. Yun ang sabi. Pero yun, may kaso pa rin yung ano, yung tatay. Marami na rin insidente ng ganyan kahit sa Pilipinas, 'di ba, mga kaya? May nabalitaan nga ako dati. Nakalimutan yung bata sa likod ng van. Yan, nabalita sa TV yun, eh, no? Pwede kayong mag-comment, baka alam niyo 'yung sinasabi ko. Tapos nung nalaman na lang nila, wala na, nakita nila yung bata, wala nang buhay, nasa likuran ng van. Putulin ko muna itong mga ito. Yan, bago lumaki. Putulin ko muna ito para maitapon na natin doon sa ano, yung sa may kulay green na basurahan. Yan, maano na naman, umusbong na naman, di ba, kakaputulong natin ng nakaraan ito. Ayan, kunin na natin to, tapon na natin doon sa ano. Yan na siya, di ba? Kahit papaano eh, maganda tingnan. Yan. Tsaka tama, tapon na ng basura. May tapon na natin to para wala nang pending. Pending na basura. Yan, no? Puno na agad. Alright. Ayos. Yan. Ayos. Sarap tumambay dito. Grabe, lilim, no? Sasangag lang ako ng ano, itong black rice tsaka brown rice natin, ng mga natirang kanin nung nakarang araw. Ilagay ko lang sa fridge para hindi mapanis. Tapos nag-ano rin ako, nag-boiled egg. Yan. Ah, sarap nung ano, amoy. Amoy nung bawang, sarap. Kakagutom. Pagka may mga nakita akong ganito sa bahay, tinitingnan ko yung ano, binabasa ko. Kasi, ito, ano ba ito sa Tagalog? Flavored alcohol beverage. Yan, katulad yan. Kala mo, tea, kala mo, ano lang, no, cold drinks, pero alcohol pala. Meron, katulad nito mga nakita ko rito. Ito, katulad ito, makakainag siya. Ito, meron siyang ano, no, 5% alcohol volume. Ala, kala mo, kung di mo babasahin, kala mo, ano lang, no, twisted tea. Pero meron siyang halong alcohol. Ayan. Bunsong prinsesa natin yan eh. Ito. Wala naman ako nakikita ng ano eh. Ah, hindi. Yan, no? Meron din pala yan. No? 5% alcohol. Yan. Kaya. Kasi noong nakaraan, nabiktima ako eh. Meron ako nakitang ganito sa fridge. Mainit yung pala ko. No? Siguro mga 2 years ago. Binalatan ko agad, tapos habang sabi ko nung kalahati na, sabi ko parang may taste, ha? May aftertaste, sabi kong ganun. Bila kong binasa, parang mayroon akong naalala, na-remind ako. Meron nga ako nakita, 5% alcohol. Pero buti nga kalahati pa lang na inom ko, tinapon ko na agad. Kaya ngayon, pag may mga nakita kong ganyan, I make sure talaga.
Alam nyo naman eh, umiiwas tayo sa alak, mga kainag. Ano? Umiiwas tayo sa alcohol. Ito nga pala yung luto natin. Oh. Ulam natin, sausage. Ito muna ako, mainit. Yan, tapos lagyan natin itong ano, pinakurat. Nako po, Panginoon, napakasarap. Yan, mahal na rin ito. Yan, mahal na rin yung pinakurat. Eh. Yan, black rice with brown rice with egg. Buti pang malaglag. Eh. Yan ang ating breakfast ngayon. Actually, pinaghalong breakfast tsaka lunch. Ano na yan? Alauna na ng hapon. May pasok tayo, makinis na ako. Kailangan ko magmadali. Kailangan kong paanda rin ang electric pan dahil mainit. Yan, kahit tayo makinis. Oh. Sarap. Lalaway ka agad ako eh. Sarap din yung black rice. Masarap pa yun yun, no? Bawang na naluto ng konti. Sarap. Bango. Healthy pa. Ang bawang, diba? Kahugis daw ng ulo ko. Yan yung masarap pa yun yun, no? Yung yolk niya, kulay dilaw pa. Kasi napapansin ko pag yung itlog na nilaga, pag lumamig na, nagiging kulay itim yung yolk, no? Pagka nakita ko na itim yung yolk, di ko na kinakain yung yolk. Yung ano na lang, yung puti na lang kinakain ko. Sausage natin, juicy. Sarap. Bagong luto. Last day, tapos bukas day off. Masaya talaga pagka-araw ng ano, last day, no? Last day sa trabaho, tapos kinabukasan day off. Masarap sa pakiramdam eh, no? Parang nakakaganang pumasok. Tapos mamaya, pag mga isang oras na lang, yung natitira sa trabaho natin, yun ang pinakamasarap doon, mga kainag, ano? Yung uwian na. Umahangin na yun, ah. At saka mausok, mga kainag, so. Mausok. Yan. Naamoy ko yung usok. Mukhang may wildfire na naman tayo rito, ah. Lumabas lang ako, humangin, ah. Pambihira naman. Meron ba tayong wildfire? Wala na ata ko yan. Pero meron nagkaroon dati, di ba? Ayos, sige ta. Tapos na? Sige, salamat. Ingat. Hindi, pero merong ano eh. May usok, mga kainag. So kung napapansin yung ilaw natin, yung ilaw ng mga poste natin, parang may ano, di ba? Yung hazy. Hazy ba tawag doon sa English? Mausok-usok. Yan. Mausok-usok. Pero yung klima, mahangin siya na maalinsangan. Yan, para sa atin sa Pilipinas. Mahangin na maalinsangan na... hindi na malagkit, parang ganun ang klima, ang weather. Ayan, ubihan tayo mga kainag, ano? Ako, napakasarap ng uwi natin ngayon dahil syempre bukas day off tayo, araw ng Tuesday. Ito na tayo sa bahay, mga kainag, ano? Yung mga basura hinahanda ko lang para bukas eh. Lagi natin dyan pati ito. Yan, so yung basura natin doon na para hindi natin makalimutan bukas. Mahirap na, baka lumampas pa yung basura eh. Ba, mukhang may ulam dito, ah. Mukhang may dala si Mahal na rin, ah. Tama-tama, nagugas na ako ng kamay. Sarap pa, bango, ah. Gutom ako. Ano ba to? Mukhang higaido to, ah. Higaido. Gutom ako, mga kainags, ano? Kain muna tayo. Yan, nakapo, Panginoon. Nagugas naman ako ng kamay. Sarap. Parang ano? Apritada. Sarap ng soup. Ang sauce. Hindi na ako nagilo ng kanin. Iniwasan ko yung mga kanin na puti, mga kainags.
Nalun tayo ang brown rice at black rice. Sarap. Sarap. Chicken apretada. Masarap din yung ano no, yung century tuna na apretada. Panginoon. Ha. Saan tayo mga kinis, no? Huli ko na na-invite, ha. Pagkawin natin galing trabaho, napagod na pagod. Pagdating natin may pagkain.